para da, isang daan para matupad yung mga pangarap natin. So, sa hindi po nakakakilala po sa akin, ako po si Marites Ibuos, OFW po ako dito sa Hong Kong in 6 years po. So, dito po sa pagiging OFW po, napakahirap po sa amin na itrabaho po ang iOS. Pero, ginagawa po namin, binibigyan po namin ng oras ang opportunity, ang business na ito para maabot namin yung mga pangarap namin. Maabot namin yung mga pangarap namin. So, ang tips ko lang po dito is aralin nyo po yung negosyo. First step po is aralin nyo po yung negosyo natin. Kasi kahit kahit nakapasok ka dito, kapag hindi... Yes po. Ang tips ko lang po sa inyo is aralin po talaga yung negosyo. I-master po natin yung negosyo natin. Kasi kung hindi mo siya aaralin, walang mapupuntahan yung pagpunta mo dito. Parang yung mindset mo, paliko-liko lang. Dapat mo siyang unahin yung first step na aralin mo po yung negosyo natin. You master the business first, before you earn. Tapos po, unmute mo, partner Marites. Unmute mo, partner. Yes po. Yes po, Sir BP. So yun po, dapat tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-focus ng negosyo natin. Kung gusto mo po kumita ng malaki, mag-step up ka po. Umpisahan mo sa mindset mo, umpisahan mo sa willingness mo, umpisahan mo sa kung ano yung deepest why mo, kung bakit mo ginagawa yung negosyo nito. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung gusto mong marating? Sa tanan ng buhay mo, ano ba yung gusto mong marating sa negosyong ito? Kailangan mo pong i-set up yung mindset natin. Kasi nakadepende po sa atin yung success. Wala po yung success sa ibang tao. Wala po yung success sa kamag-anak natin, sa asawa natin, sa kaibigan natin, kundi hawak po natin. Kung kumita ka ngayon, responsibilidad mo yan. Kung hindi ka kumita, responsibilidad mo din yan. Kasi ikaw talaga yung may hawak. Kaya nga sabi ni Sir BP, sa training niya, hawak mo yung buhay mo. Kasi kung ipapahawak mo sa iba, baka gaya yung kwento niya, baka ikaw yung mamatay. Ano ba yung gusto mo? Gusto mo bang buhayin yung pangarap mo o patayin yung pangarap mo? Diba? So, kailangan lang natin i-set up yung mindset natin. Clear yung, klaro yung mindset natin kung ano yung gusto mo. Kung ano yung gusto mong marating. Partners, bilang OFW, napakahirap po dito. Dati nung hindi pa po ako member ng iOS, nagtitinda po ako dito, nagpa-buy and sell po ako, yung mga binabuy and sell ko, dinideliver ko po sa lugar kung saan, kulang pa yung pamasahe ko. Diba? Para mabigyan lang ng magandang kinabukasan yung pamilya ko. Kwenta ko lang, partner, sa pwede press BP, kwento ko lang yung buhay ko sa Pilipinas dati. Ang deepest why ko, partners, is yung mga anak ko. Kasi dati, partners, naranasan ko po kasi nung mahiwalay sa nanay ko, kasi OFW po yung nanay ko. OFW po yung nanay ko. Yung kaming magkakapatid, malayo po yung loob. Parang walang guide ng mga magulang. So sabi ko sa sarili ko noon, ayokong mag-abroad kasi nakita ko yung buhay na walang ina. So sabi ko sa sarili ko, kapag akong nag-asawa, ayokong mag-abroad. Kasi gusto ko mag-guide yung mga anak ko. Pero yung reality po, hindi po yung ganun kadali. So nag-abroad po ako, naisipan kong nag-abroad para mabigyan yung opportunity yung mga mahal ko sa buhay. Pero dito, binigay ni God yung opportunity na mapunta ako dito sa abroad para makilala ko si iOS na siya yung magpapabago ng
buhay ko. Partners, in just 10 months, nakuha ko po yung 1 million ko. Yung income ko na 1 million, saan ko kikita yung partner? Kung wala ako dito sa iOS, saan ko yan pupulitin? Hindi ba? Saan ko yan kukunin? In just 10 months lang, partners, 1 million partners, kikitain ko na yan ng 10 years. Diba? In a short-term period of time, dito sa iOS, makakamit mo yung mga pangarap mo. Kaya magtuloy-tuloy ka, partners. Mabagal ka man, sabi nga ni Bembem kanina, mabagal ka man, pero bilisan mo lang. Magtuloy-tuloy ka lang, partners. Yes. Kasi partners, talagang maraming rejection, partners, ang darating sa'yo. Yung rejection, nandyan na yan eh. Sabi nga ni Presa, ang mga trainings nila, bata pa lang tayo, nare-reject na tayo. Kapag hindi tayo binibigyan ng mga magulang natin, yung mga gusto natin, nare-reject na tayo. Rejection is always there. Rejection is the road to success. Kung na-reject ka at nagtumigil ka na dun, pinatay mo na yung pangarap mo, partners. Pero kung yung rejection, ginawa mong motivation mo, ginawa mong focus mo, ginawa mo siyang inspiration mo, yes, makakamit mo yung pangarap mo. Tuloy-tuloy ka lang, partners. Yung rejection, nandiyan na yan. Huwag kang makinig sa mga negatibong tao sa paligid mo. Huwag kang tumingin sa paligid mo. Huwag kang tumingin sa back mo. Huwag kang tumingin sa left and right mo. Ang focus mo, partner, yung destination mo. Kung saan ka pupunta. Kung ano yung mararating mo dito. You visualize your future here. Kasi dito, partners, nabivisualize ko yung future natin dito. Lahat tayo aangat, lahat tayo kukikita, at lahat tayo yayaman. By God's grace, partners, hilingin mo yan kay God. Maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa company, at maniwala ka kay God. Kasi si God yung nag-create yan ng blessing. Tayo na lang yung mag-a-action. Gagawin lang natin ng action. Partners, kung na-reject ka, partners, okay lang yan. Pumunta ka sa iba. Kasi ako, partners, kapag nag-prospecting ako, nag-introduce ako ng business natin, hindi ko ini-expect na mag-join yan. Ginagawa ko yung best ko para ipaliwanag sa kanya. Kung ayaw niya, okay lang. Kung gusto niya, okay lang din. Kung gusto na, very good. Napakaganda. Kasi mabibigyan mo siya ng opportunity. Yung isipin natin, partners, ang isipin natin kapag nag-prospecting tayo, yung makatulong tayo sa tao. Hindi naman ikaw yung re-reject ng mga prospect mo na nang reject sa'yo, kundi yung opportunity. Partners, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lahat tayo, naniniwala ako, partners, na lahat tayo na nandito sa iOS, hindi aksidente na nakilala mo ito. Hindi siya aksidente. Kasi partners ako partners, nung in-invite ako ni Akin, 1 month niya rin akong sinuyo. Pero, at the back of my mind, nagsuda rin ako. Pero at the back of my mind, may nagsasabi sa akin na grab the opportunity. Kaya sinubukan ko, partners. Subukan mo lang, partners. Magtiwala ka lang sa company. Kasi yung company, bibigyan ka ng magandang opportunity. So yun lang, Press. Maraming salamat. Yes, partner. To God be the glory. Anong bansa ka, partner? Ano, Marites? Anong bansa para sa mga hindi nakakalam? Nasa bansang Hong Kong po ako, Pipi. Grabe, Press, no? Ang lupit. Congrats sa'yo, partner Marites. Total income, partner. Total income. Nasa 1,570,000 na po. Oh, magkadikit yung 1,570,000. No? Like upline, like downline. Diba? Congrats nga pala po sa mga top earners po. At saka nagpapasalamat din po ako, Sir BP, at Sir Presa, Empire Builders Family, at saka kay upline Mark Odal. Maraming salamat po, Sir BP, at Sir Presa. Marites, no? Congrats, Press, ang laki talaga ng naidudulot ng iOS. Imagine mo, mga ordinaryong OFW lang before. No? Partner Bonifacia, Partner Ricky Verde, Partner Alcapre, sa lahat ng mga OFW, comment na nga,